Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord God, please grant us the power to love. Give every husband the light to see the beauty of God in his wife. Give every wife the grace to see the love of God in her husband. Give all parents the wisdom to realize that the real treasure of their house is their children, and to love their children with all their hearts. Give children the grace to love their fathers and mothers, and to realize how good they are. Please, give us the wisdom to see how true it is that the family that prays together stays together. Save the family. Pray the Rosary. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, reaching out to you. Napakaganda ng umaga natin ngayon. Magkakasama na natin na uli tayo sa ating palatuntunang Family Rosary Crusade. Okay, so galis na lang muta, ah. Gising-gising na. At magsisimula na tayo sa ating mga talakayan ngayon. Nagsimula na ang klase. At ang pagkatuto ng bata ay nasa kamay ng paaralan at mga guro. Pero madalas, ang batayan natin sa pagunlad at galing ng isang bata ay sa grado, sa mga araling akademiko lamang, at tila ang aspeto ng kabutihang asal ay lagi na lang ibang usapin. Madalas din nadidinig natin na may mga nagtuturo, eh hindi naman guro, sa mga batang ito. Mga katikista na ang tingin natin ay mga batang nag-i-immersion o matatanda mga gurang na nagpapalipas oras lang sa mga public schools. Pero ano nga bang halaga ng katesismo sa loob ng eskwelahan at paano ito tumutulay sa kagandahang asal? At yan ang talakayan natin mamaya sa Church Alive. Bukod pa riyan, marami pa kaming inihanda para sa inyo sa araw na ito. Kaya magkape na kayo, maghilamos, para magising na. Gising, gising na gising. Para sa pagbabalik ng Family Rosary Crusade. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Ang katekismo o katesismo ay mula sa ancient Greek word na mga salitang kata, pagbababa, at etien, iparinig, ekien, iparinig o ibaba ito, sound down, di ba? Pinahirapan ako ng writer lagi. Ito rin ang nangyayari sa pagtuturo ng katesismo. Pagpaparinig, pagbababa ng mga doktrina, lalo na ng mga turo ng simbahang Katoliko. Pero paano nga ba ito itinuturo, lalo na sa mga bata sa kasalukuyang panahon? Tanungin natin ang dalawa nating mga masusugid, masisipag na mga voluntaryong katekista, sina Pelicula Dayao at Jessie So. Parehong businesswoman, ha? Pero dumating ang panahon na sila'y nagdesisyong maging volunteer catechists. Sino si Pelicula? Ako po. Pangalan yan talaga. Opo, kalendaryo po kasi yun. So may Santa Pelicula. Ibig sabihin, di ba? Meron po ata kasi kalendaryo po kinunong tatay talaga. Ko yun. Ikaw dapat ang pangalan mo. Dapat Josie. Sine.
Si Jessie talaga. Naging Jessie. Talaga, kasi type of lang. Error. Oh, wala pa sa sarili mo yung nanay. Yung ano pangalan ng anak? Jessie. Eh, madupay-pay na siya. Lumabas. Kaya Jessie, naging Jessie po. Pero Jessie talaga. So kayo, bago maging katikista noon pa, ay may iba kayong mga pinagkakaabalahan. Ano ka nun, Jessie? Ay, Jessie. Jessie po. Oh. Nag-work po ako sa office. Pero hanggang ngayon po, nag-work. Hanggang ngayon nag-work ka sa office? Yes. Oh, ang galing naman. Ikaw naman. Ako po ay Pelicula. Meron po akong tindahan. Titinda po ako. Ang tawag doon, convenience store. So, ang grocery pang halo-halo pang sari-sari store. Convenience store nga. Anyway, so, sa kabila po niyan ay nag-desisyon sila na maging katekista sa mga pampublikong paaralan, hindi ba? Ano ang layunin ng katisismo? At ano ba ang pagkakaiba nito sa religion class? Sino ang magre-recite? Ikaw, Freddy? Ang katisismo po ay ituro yung ano ng aral si ang aral po ng simbahan. Tapos ukol po sa ating pananampalataya at pagsamba o pamumuhay Kristiyano, nakaugat po sa Ebanghelyo. Salita ng Diyos. Ayun. So, ito yung itinuturo, okay. No? At, nga daw pa pagkakaiba niya sa religion class. Actually, pareho lang sister eh, di ba? Ba't ba nasali si sister? Hindi naman siya nakikita rito. So, pareho lang naman actually. Kaya lang, katesismo is mas basic eh. Ano ang itinuturo ng simbahan? Okay. So, ano talaga yung mga pinaaral o ipinararating ng simbahan. So, yun ang itinuturo ninyo, ine-echo ninyo sa mga mag-aaral. Eh, kung ganon, Jessie, sino, ano? May pagkakaiba naman. Ano pagkakaiba? Sa religion class, siguro, ang mga estudyante nakatuon sa grades nila. Diba? Pag nagturo sa religion class, mostly siguro it's an academic subject. Nakalagay lang sa isip. Sa subjects isip nila. Diba? Hindi bumababa. Kasi more concentrated sila sa pagkakaroon ng mataas na grades. Actually, ang tawag sa mga eskwelahan ay Christian living. Yes. Sabi ko nga, paano bibigyan ng grade yung Christian living? Diba? Pero nag-grade sila sa mga exams nila. Ganun. Kaya minememorize. Mm-mm. Pero nagsisick in sa puso, sa gawa. Hindi po natin alam. Yun po. Pero sa katesismo naman, ang walang turo grade. Kasi natin, wala siyang grade, pero more on practical na buhay ng tao, in-experience sa turo ng simbahan. Tsaka minsan, depende rin sa katekista. Kung wala man yung grade, siya na yung magibigay ng mga perks, no? Yes. Dun sa magaling na estudyante. Konting candy. Whatever, di ba? Yung ano lang, pabango ni Estee Lauder. O gano'n, no? So, simple lang, no? Swatch. So, sino naghahanda ng mga leksyon? Siyempre po kami po yung naghahanda ng aming mga lesson plan. Ituturo sa mga bata yung pong visual aid. Pinaghahandaan din po namin yung para mas madali pong maintindihan ng bata yung... Pero halimbawa, ano mga kailangan ninyo sa pagtuturo? Yan ay ibinibigay na ng diocese. Sila po yung taga-diocese of Cubao, ha? Hindi ko sa inyo na ipakilala eh, nasabing mabuti. Ikaw din mabibili yun? Kasi po kami po ay volunteer. O, kaya nga. Kayo, kami na po yung nagpo-provide para, halimbawa po, mga gamit sa school, mga libro po na kailangan namin, reference po. Bilhin mo yun? Opo. Personal na po namin yun. Ah, okay. Napakadali naman palang buhay, no? So, may syllabus po naman na ibinababa sa CIFAM. Saan niyo ibabase ang bawat leksyon? Opo. Mayroon po kaming binabasihan na syllabus. Pero ang lesson plan talagang sarili po naming gawa. So kayo para rin teacher? Opo. Gagawa ka rin ng lesson plan? Gagawa kami and iche-check po ng mga coordinators ang aming mga ituturo. Uh-huh. Para maging ang agma naman sa turo ng simbahan. Pero hangga preparation and then pag-aaralan namin din yun bago namin ibababa sa mga estudyante. Okay. So, kayo ba may allowance? Wala po.
sa parokya po, nagbibigay naman po ng transportation allowance sa parokya. Nakakatanggap po kami. Kaya lang po pang, ano lang po. May, kumbaga pang po, pedicab, pang palubag loob lang po. Pansakay ng pedicab, gano'n? Opo. Parang mga gano'n lang po, tricycle. Tricycle. Hindi pwedeng pan-taxi? Ay, hindi po. Hindi. Okay. So merong mga syllabus na inilalabas ang Catechetical Foundation. Ano ka buuan ng CIFAM? CIFAM po. Opo. Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila. Sapagkat sa ngayon ay nakakabit pa ang Diocese of Cubao. At ibang, wala pa namang humiwalay. Wala pa humiwalay, no? So kayo ay pinoprovide ng CIFAM. Ito yung mga syllabus. Ito ang gagawin, ito ang kalendaryo, no? Ng ating pagtuturo sa buong taon. Pero paano nagsasanay isang katekista gayong di naman kayo sabihin nating professional na guro? Nag-aral po kami sa ng basic formation sa isang institution. Tapos po, bali po... So hindi pwedeng, okay, gusto ko maging katekista. Katekista, Geran, okay, go! Walang ganon, hindi. Kailangan ikaw ay hinubog. Opo. Tapos mayroon po, katulad rin po yung sinasabi niya po si Pam, kasama rin po doon, sinuhubog din po kami. Hinubog-bog? Hinuhubog. Hinuhubog. Tapos po, yung mayroon po rin kami second and third Friday po na ongoing formation. Tapos po, pagka fourth Friday po, mayroon kaming day of prayer. Tapos siyempre po yung pang-araw-araw na... Teka. Nagkatikis na ba kayo o nagmadre? Hindi po. Hindi po. Kasi yun po yung ano talaga. Na talaga ng daloy ng katekista. Alam ko, ang katekismo at ang itong gawain ito na simbahan ay nasa puso ko. Biro mo, bago akong pare, ako ay priest in charge no, sa catechetical ministry sa... Iba pa district pa tawag no, District of Makati. Bago akong pare, pero I learned to love, you know. The ministry, ibang klase, di ba? Jessie, ano ba ang mga sakripisyo ng isang katekista? At ano naman ang mga gantimpalang nakakamit ninyo? Parang steward po tayo. Mm-mm. Kailangan magbigay po tayo ng time, treasure, and talent. Time. So yun ang pinakasakripisyo? Opo. Kung last year, naka 10 hours lang po ako a week, kailangan po ng 15 hours this year po. Kasi di ba kung kailan ka lang libre? A week po yun. Ang problema dyan kasi is, di ba, ang oras ng katekista, inilalagay, ewan ko kung ganun pa rin ngayon, na ilalagay siya sa simula, nung unang klase, bago magsimula, at pagkatapos, ganun pa rin ba? Conforme po sa school. Sa arrangement. Yes, meron namang mga po. Considerate na ipinapasok merong iba sa... Tulad ng sa akin, last year is sa English plus. Class pa po. Okay. Ano na lang yun, nakiki. Depende rin sa pag-unawa ng teacher. Ng teacher. Yung personal niyang consideration. Yes, opo. Diba? Opo. Ang galing naman ng English teacher na yun, na naglalaan siya, na sige, oras. Dito ka na pumasok. Opo. O, diba? Ngayon, di na marunong ng English yung mga bata. Kasi pero magaling sila sa pananampalataya. Yes, kailangan po yan ng mga kabataan. Naisip yun ng teacher na yun, ha? How great naman is this? The attitude of this teacher is... Kasi anong makukuha natin? Konting pagbabalik ng grasyang natatanggap natin sa Diyos, hindi ba? Mm-mm. Sa pang-araw-araw. Oo, na naman. So, Pelicula. Matik na lumobo si Pongko. So, Pelicula, anong kahalaga ng katesismo sa panahon ngayon? Mahalaga po. Kasi po tayo ngayon sa panahon po natin, nagiging material po at makamundo yung... Mga makamundong bagay po yung nangyayari sa panahon natin. Iba na daloy ng buhay, no? Nabawala po unti-unti yung values na sinasabuhay po natin. Kaya po napakahalaga po talaga na magbalik po tayo sa basic. Yung actually, basic pati komunikasyon, nawawala eh. Yung hayagang pakikipagtalastasan, tuwirang pakikipagtalastasan, nawala na. Bawat isa ay busy na sa kanyang tablet. Nung panahon ko, ang tablet, ano lang, kortal eh. Ngayon, lahat meron ng mga tablo. So, ngayon, dito, sa ganitong mundo, ayan. Kailangan mailapit po ulit si Kristo sa kanila. Tama, sa lahat si ng Kristo. Tao. Yes. Amen. So, yan po ang mga katekista na naglilingkod sa ating simbahan bilang tagapagturo ng mga pangunahing bagay tungkol sa ating pananampalataya.
alam po nyo, hindi ko nasasabi, hindi nyo natatanong. Ako po'y produkto ng mga katekista sa public schools. Gusto ko nga batiin yung aking katekisi, si Miss Florinda Shiap. May mga mother of life pa noon. Mga dalaga, mga magagandang dalaga, hindi matandang dalaga, magagandang dalaga. Mga nagtuturo sa amin. So, salamat sa mga catechist ko, ha. Siguro, nararamdaman ko, kayo rin ay ginamit na instrumento ng Panginoon para magbunga ang bukasyon ito. Ilan pong paalala bago tayo magpatuloy, huwag po kayong titinag sa inyong panonood. Magbabalik ang Family Rosary Crusade. Samantala, nais nating tanungin pa ang mga pangyayari sa buhay ng isang pelikula. Unahin natin ang mga pangyayari sa simbahan sa loob at labas ng bansa kasama si Claudine Jalcita sa Dateline FRC. Here now is an update of news and events in and around the Catholic Church. This week on Dateline FRC. Hi, I'm Claudine Jalcita and you're watching the news on Dateline FRC on Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. Remembering the Rosary Priest, 22 years ago, Father Patrick Peyton, CSC, founder of the Family Rosary Ministries across the world and prime mover of the devotion to the Family Rosary, left a giant void in the world as he joined his Maker. He died peacefully, clutching the Rosary in one hand, with the hope that the Blessed Mother will welcome him and lead him to her son, whom Father Pat has unwaveringly served. But his work survived and flourished all through the world in countries he has visited and the Family Rosary established. In the Philippines, the FRC office marks his 22nd death anniversary with a community mass led by Father Roque da Costa, CSC. A world at prayer is a world at peace. Without prayer, there can be no peace. Without prayer, there will be selfishness, there will be worldliness. As a result, there will be chaos and destruction. It's only when we are at peace with ourselves, we will be at peace with others. It's only peace with God that will bring peace in our hearts and will lead us to make peace with others. Today we thank God for the life and ministry of Father Patrick Peyton, and we pray that the church might recognize his holiness and hasten the process of his cause and soon get him canonized. The process for his cause of beatification and canonization, which began in 2001, is moving forward. And everyone who has known or has been touched by his work anticipate the day when Father Peyton joins the roster of saints of the Catholic Church, so that with resounding conviction, every home may echo that a family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. On his return flight from the Holy Land, Pope Francis announced that he will visit Sri Lanka and the Philippines in January 2015. According to the Italian newspaper La Stampa, the Pope said during an in-flight press conference May 26, and we quote, "There are two Asian trips planned, one to South Korea and the next January, a two-day trip to Sri Lanka and the Philippines, to the area affected by the tsunami," unquote. Pope Paul VI visited the Philippines in 1970. St. John Paul II visited the Philippines in 1981. And again in 1995 during a trip that included Sri Lanka, Australia, and Papua New Guinea. In February, Cardinal Malcolm Ranjith of Colombo, capital of Sri Lanka, had invited Pope Francis to visit that country. Pope Francis also acknowledged that many tears have been shed by the victims of the decades-old victim conflict in Sri Lanka. He urged the healing of wounds and cooperation between its factions to work for peace.
There are about 1.2 million Catholics in Sri Lanka out of a population of over 20 million. Sri Lankans are predominantly Buddhist, though there are sizable Hindu and Muslim minorities. The Philippines is a predominantly Catholic country with about 70.4 million Catholics in a population of 88.9 million people. The country has a significant Muslim minority. In November 2013, the Philippines was struck by the devastating Super Typhoon Yolanda, the most powerful storm recorded in history, which killed over 6,000 people. Meanwhile, a small Filipino community in Israel has expressed joy that Pope Francis will travel to the Philippines next January, saying they hope his presence will bring peace and heal divisions. The organization, which charges an extra amount to participate in the visits in order to send money to poor communities in the Philippines, rented 4 tour buses and sold tickets to pilgrims who wanted to go to the Pope's Mass. Proceeds will go directly to aid needy and abandoned children in the Philippines, as well as basic repairs of their parish. Among the other members of the Filipino community gathered for the papal mass was Claudia, who has been living in Tel Aviv for 7 years. Regarding the Pope's upcoming visit to the Philippines, she said, and we quote, "We feel that he is the head of us, and we hope that he brings understanding because a lot of people are lost. Sometimes they lose their religion and their humanity. So we want him, when he goes there, to help reunite all the groups and peace," unquote. And in the Vatican City, hundreds of clergy, religious, and laity walk through the Vatican Gardens in a candlelight vigil on May 31 to mark the close of a month traditionally dedicated to the Virgin Mary. Led by Cardinal Angelo Comastri, the pilgrims prayed the rosary and sang Marian hymns as evening fell over the Vatican. Families with infants and small children walked alongside religious sisters and priests as meditations on the life of Christ were read. Pope Francis joined the crowds gathered for prayer in the Grotto of Our Lady of Lourdes, where he offered a short reflection on the gospel passage that had been proclaimed, the story of Mary's visitation to her cousin Elizabeth. The Holy Father, who meditated on Mary's ready willingness to serve others, said, and we quote, "The gospel says that after the annunciation of the angel, she went in haste. She didn't lose time. Immediately, she went to serve. She is the Virgin of readiness, the Madonna of readiness, immediate and ready to give us help when we pray, when we ask her help, her protection, her favor," unquote. The Pope noted that Mary's prompt action in the gospel should inspire Christians to ask for her aid. That was the news on Dateline FRC on Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade. I'm Claudine Shalzita, reminding you that a family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. Nagbabalik ang paborito nating si Chibo Kobo para sa pagpapatuloy ng isa pang nakaka-inspire na mga kwentong buhay. Si Cecilia Datu at kayo nanonood ng mga kwentong buhay dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton. Ako po si Cecilia Datu. Noong nakarang linggo, nakilala natin si Tax at Eva Trabajo,
ang mag-asawang lubos ang pagtanggap at pag-unawa sa kanilang pagkakaroon ng kambal na autistic. Sundan natin ang mga pangyayari. Paano nga ba magkaroon ng mga anak na autistic? What are its joys and frustrations? Yung innocence nila eh, yung pagdating mo sa bahay, na masarap silang, kahit malalaki na, nagpapayaka pa rin eh. Yung mga ganun. Tapos, natutuwa kami pag may konting improvement sila, halimbawa, marunong sila. Yung dati hindi sila gano'n mautusan eh, pero yung lumalaki na sila, mautusan na. Palagay mo sa refrigerator, pakuha ng chinelas, na unti-unti na sila. Kahit kaunting ano nila yung improvement, natutuwa kami. Tsaka iba yung mapifeel mong joy inside your heart. Na kasi nga, alam mo na ganyan sila. Tapos pag may nakita kang nabago sa kanila, ang laking saya sa loob. Pag ganun, sasabihin namin, salamat Lord. Kasi kahit na maliit na bagay, makikita mo meron silang yung pinagbago. Like for example, yung meron silang mga ways, no? Na, kasi dalaga na, ganyan. Makikita mo isang kukunin yung halimbawa, yung astringent, kukunin tsaka yung bulak, bibigay sa'yo, magpapapahi dyan. Yung sasabihin mo talagang, ay dalaga na talaga yung anak ko, kikay na siya, ganyan. Kasi hihiga siya sa lap mo, tapos magpapahid siya talaga sa'yo, papalinis ng mukha, yung ganyan. Yung mga ganito sa kanila, mga autistic, no? may trend ano ba yung tawag? Trend of thoughts ba yung gano'n na ano na sa kanila eh, di kahon na eh. Minsan ito, yung hindi makakatulog sa gabi, biglang magigising kasi ano talaga yan eh, pagdating namin, ipapasyal namin sila dito paikot eh. Minsan hindi pa napapasyal siguro sila, yung minsan may late na dating kami. Gigisingin ka, mga 1 o'clock, 2 o'clock ng gano'n, tapos talagang ibibigay. Alam niyo yung susi kung saan eh, susi ng sasakyan, ibibigay sa'yo. Pati yung wallet ko, nandun yung license ko, ibibigay sa'yo. Alam niyo lang yung routine ko na pag pinapasyal ko, kukunin ko yung susi. Tapos yan, pagpapasyal na sa ano. Pagkatapos naman nun, okay na sila. Tapos most of the time, mangyayari ha, 2-3 in the morning, at saka siya susumpungin. Madalas si Trixie yun. Yun nga, yung mayroong isang instance na nakahiga ako tapos bigla niya akong sinunggaban. Yung ulo niya, ang pinang-ano niya. Tapos dito talaga sa dibdib tumama. Talagang napaiyak ako sa sakit. Eh syempre, parang di ba maiinis ka kasi natutulog ka pagkatapos biglang magigising ka ng ganun yung gagawin na sinusumpong siya talaga. Kasi nawawala yung ano mo, yung temper mo, na ano ka, mapapalo mo siya. Na dapat hindi. Kasi dapat na maintindihan mo siya na gano'n. Eh, afterwards, magsisisi ko, bakit ko nagawa yun? Sa kabina ng lahat, isa raw itong special privilege mula sa Diyos ayon kay Tax. Nasa community kami, akala ko ano eh. Bibigyan ka ng blessing ng Panginoon kasi faithful naman kami sa community. Bibigay kami ng tithes, tapos dinasal pa kami, tapos maraming nagdadasal sa amin eh, yung pagbubuntis niya. Pero in spite of that, parang inaalaw ng Panginoon, no? Kaya sabi ko, siguro special na tao tayo sa mata ng Panginoon. Dahil tayo binigyan ng dalawang ganito. Hindi lang isa, dalawa. Saka yung na-research ko ngayon, yung palang autism daw, usually nangyayari sa lalaki yon. Ang statistics daw is, 9 out of 10 na children with autism, siyam ang lalaki doon, isa lang ang babae. Tapos, ganito pa yung ano ng Panginoon. No? Ang identical twins daw, na-research ko rin yan, 70% identical. 70% fraternal, 30% identical. Identical yung parehas talaga silang itsura. Actually sila identical to isang ano lang, isang parang tawag ng cell lang. So sabi ko, parang talagang ano to, parang hindi lang in a million kasi babae na identical na may autism, parang ang ano nang mangyari, parang near to impossible na mangyari na may ganun eh.
In fact, sa buong Pilipinas, sabi nung developmentalist, ngayon lang siya nakarinig ng case na ganito sa amin, ang identical twins na babae. Na, so, yung una, usually, ganun yung, naglalaro sa mind mo yung, ano, yung why. Pero, parang hindi ko na gano'n siyang in-entertain eh. Parang yung tanong ko na sa kanya, Lord, ito talaga yung binigay mo eh. Pero ano nang inano ko noon, yung mga tanong ko, how can we, what next, Lord? What next, anong susunod namin gagawin? Tapos yung how na at saka what, hindi yung why na ano. Normal naman ang sumunod nilang anak, si Jolo. Ngunit ang bunso, si Popoy, ay naging autistic din. Ako nung nakita ko si Popoy, siguro mga 2 years old na yon, o magtutu siya, nakita ko yung mga behavior niya. Habi ko, ay, mukhang ganun din si Popoy. Sabi ko, mukhang autistic din. Pinatignan namin siya. Yun nga ang finding sa kanya, autistic din siya. Pero nung time na yun, nung nalaman namin, medyo lighter ano na yon nang naano namin. Medyo light na namin siya na ano na nadala. Si Eva mismo ay nagkaroon ng di pangkaraniwang sakit na magpahanggang ngayon ay dinadala niya. Inflamed muscles siya eh. Sabi ng doktor, di ba yung malalaking muscles mo ay... Siya ang mostly affected. Nung una, ang nangyayari sa akin, ano, papayat ako ng papayat. Natutuwa naman ako, pumapayat ako. Yung pala ay may sakit na ako noon. Inflamed siya, pero lumiliit na lumiliit yung katawan mo, tapos nanghihina ka. Ang magiging tendency pala nun is pwede kang maging bedridden na lang kung hindi naagapan. Dahil sa steroid, yun yung medication na ano ko ngayon, yung medicines, yung steroid. Kasi siya lang yung medicine na pwedeng ano, parang makatulong dun sa sakit ko. Siya yung nag-strengthen ng muscles. Subalit, taos puso pa rin ang pasasalamat ni Eva sa Diyos. She learned to live life on a day-to-day basis, gaya ng pagdarasal ng Rosario. The more na naging ano ko, yung submissive sa kanya. Kasi, ano eh, yun talagang si Lord, maano mo siya, hindi mo maisip kung gano'ng kalawak yung ibibigay niyang blessing sa'yo. Yung gano'n, yung mga, basta, sa akin kasi, ano eh, parang nag-uumapaw na talaga yung kaligayahan ko sa Panginoon. Yung pasasalamat ko sa Kanya. Lagi. Kaya, ang ano ko na lang is yung day-to-day. Ang ano ko, yung pinapaubaya ko na sa Panginoon yan. Basta for this day, bahala ka na Lord kung ano yung gusto mong gawin namin. Para sa mag-asawa na kapwa-aktibo sa kanilang religious community, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay kung magiging masunurin at maunawain tayo sa kalooban ng Diyos. Simula nung nasa community ako, ano na eh, yung acceptance at saka yung pagsusurrender mo sa life sa Panginoon eh. Kaya nung nalaman ko to, sabi ko, hindi ano to eh, hindi by coincidence na binigay sa Panginoon sa'yo eh. May purpose to ang buhay mo. Sabihin, binigay ito sa'yo, hindi mo lang malaman na may purpose siya. Baka hindi sa'yo, kung hindi, baka sa mga ibang tao. No? Na siguro, ang isang very clear sa amin ngayon, ang dami palang na-inspire sa amin, may mag-text, may mag... Kasi sila, sabihin nila, may mga mabibigat silang problema. Sabi, alam mo, Brother Tax, may mabigat akong problema. Pero pag naisip ko yung problema niyo ni ano, parang maluwag sa akin sila nga, ano, parang wala lang nangyayari sa kanila, ngumingiti lang sa ano. Tsaka, sasabihin nila, uy ko, mas malakas ka sa Diyos, ipagdasal mo nga ako, ganyan sila. Ikaw, hindi, lahat tayo malakas sa Panginoon. Kaya lang, kanya-kanya lang tayong diskarte sa kanya. Ganun yung inaano ko sa ibang tao. Sa apat na magkakapatid, si Jolo ang tumatayong kuya at tumutulong na mag-alaga kina Trixie, Nikki, at Popoy. Mahal na mahal ko po. Binabantayan ko po sila. Tapos ginag-guide ko po sila pag nagbibihis, pag naliligo. Tapos, inalagaan ko po sila.
Ano man ang mangyari sa kinabukasan, ay ipinauubayan na sa Panginoon ni Tax at Eva. Dati nag-worry ako sa kanila, no? Ngayon, sabi ko, ito naman sila, pag kinukuha na ito sila ng Panginoon, alam ko na diretsong heaven to, dahil ba naman. Parang ang ano ko lang, isa na lang yung babantayan ko, si Jolo na lang na alagaan namin. Kasi by the time na wala na tayo dito sa mundo, sana ano eh, nandoon tayong lahat sa ano, sa ano ng Panginoon. Pinauubaya ko na talaga lahat sa Panginoon. Kasi kung may sakit akong ganito, hindi mo alam kung kailan ka mahihil. Kasi merong inaano na yung ganitong klase ng sakit is matagal bago gumaling. Or pwedeng andyan na siya, na forever na may maintenance ka na steroid. Ganun. So ang sa akin, ang inaano ko is, ang prayer ko lagi is, Lord, bahala ka na sa mga anak ko. Kasi siyempre, siya lang ang tanging nakakaalam kung kailan kanya kukunin, di ba? Pero ang dasal ko lang lagi, sana sila na yung maunang kunin ng Panginoon bago kami. Kasi para bang minsan isipin mo, sino mag-aalaga sa mga anak namin kung wala na kami? Eh lalo na, pagka meron sila talaga yung tantrums, grabe, minsan hindi mo na alam kung saan kahuhugot ang strength. Gawin ang pagtanggap sa katotohanan at patuloy na pananalig sa Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kaligtasan. Para sa mga kwentong buhay, dito sa Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton, ako po si Cecilia Datu. Hanggang sa susunod na linggo. Uy, eto na uli yung inihintay natin pag ganitong araw. Si Kuya Bernard, ang pambansang taga-kwento ng Pilipinas para sa tunay na kwento ng mga superheroes ng simbahan. So once upon a saint. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw po sa kanila, mga kaibigan. Kami po ituloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. At syempre, ito pa rin po yung lingkod si Brother Bernard Factor Cañaveral. Nagaanyaya sa buong pamilya na kami ay sabahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! Woo! Ito lamang po ang tanging palatuntunan sa telebisyon kung saan alalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kundi ang mga banal! At syempre, sa araw na ito, kasama pa rin natin ang mga kabataan mula dito sa parokya ng Our Lady of Fatima na ating matatagpuan dito sa San Pedro, Laguna. Tanungin natin ito mga kabataan na katabi ko, ha? Bakit sila ay naka... Ano bang tawag dyan sa suot ninyo, anak? Sutana. Sutana. Kuya, anong masasabi mo tungkol sa inyong parokya? Tayo ka ng konti. Ang aming parokya ay... Malinis. Tingnan ko nga kung malinis. Abay, malinis nga, ha? At ilang taong ka ng altar server? 3 years na po. 3 years? Bakit ginusto mo maging altar server? Kasi po, ano po, mga mababait po yung mga kasama. Mababait talaga. Maraming salamat. Ito, mabait ba itong isa na ito? Halika nga, anak. Ano naman ang pangalan mo, anak? Nico po. Ha? Nico. Nico. Ano naman ang masasabi mo sa inyong parokya, Nico? Maganda. Matuloy, palakpakan natin ang ating mga kaibigan, ha? Siguro sa susunod kayo naman dyan, okay? O, okay ba kayo dyan na nakaupo? Ayan, ha?
At siyempre, nakakatuwa, tawagin naman natin ang inyong Parish Pastoral Council President. At alamin natin ang kasaysayan ng inyong parokya sa pamamagitan ni Brother Dell Dakila. Yehey, Brother Dell! Magandang araw po. Opo, kumusta na po kayo? Okay naman po. Talaga, ha? Balita ko, meron kayong magpapari din, anak. Ito mga magpapari na ito, ha? Ang totoo ay siya yung miyembro rin dati ng Marelo. Ah, talaga? Kaya opo. Tuloy-tuloy po yung pagkasilbi niya. Opo. And one day sabi niya, gusto ko maging pari. Ay, anong napakiramdaman ninyo nung sanabi magpapari siya? Siyempre, masayang-masaya, brother. Masaya, ha? Eh, kayo po yung matagal na rin involved dito sa ating parokya. Opo, sa kabutihang palad naman po, ako'y gusto rin ng mga parishioners. Opo. 5 terms na po akong president. 5 terms? Yeah. So, gaano katagal po yung 1 term? Equivalent, 3 years po, kaya 15 years na po. 15 years. Talagang dito na kayo lumaki, ha? Ano po ang mga challenges sa inyo bilang presidente ng inyong Parish Pastoral Council? Nung una po, nakita namin na konti lang ang nagsisimba sa parokyang ito. Opo. Dahil napapansin nila, magaganda raw ang damit na nagsisimba rito. Oh, ganun ba? At na-intimidate sila. Opo. At sabi, nagpa-survey po kami. Kasi dati kasama namin ang mga rilis po rito. Opo. Napuna po namin na hindi sila nagsisimba tuwing linggo. Ay, yung rilis na rin. Opo. So sabi nila, inuuna muna raw nila yung mga kabuhayan nila. Opo. Kaya po nag-introduce kami ng monthly mission projects din dito. At ano po ginagawa ninyo sa monthly mission projects? Kami po yung nagbibigay ng libreng operasyon sa hair lift, mga katarata, hydrocephalus. Uy! Medical mission? Opo, mga medical mission at ito yung mga libre. Opo. Katunayan po, sa rilis lang, 40 bata po ang napa-opera namin. 40? Opo, na bata na hair lift eh. Opo, at ang katarata ay mahigit 1,000 na po. Wow. Pati po yung mga ibang karatig parokya rito. Ay, nakakatuwa. Para opo. Lang ako nakarinig ng ganyang opo. Gawa ng TPC. Opo. Kaya masayang-masaya kami dahil nainganyo po namin sila na maging aktibo dito sa aming opo. Parokya. Opo. At dumami na rin ang mga ministries at opo. Organizations dito. Ilang barangay po ang sakop ng inyong parokya? Actually po, tinatawag namin na 9 na lugar eh. And apo, 6 na subdivision okay. At yung 3 po yung mga karatig lugar na idinikit na rin sa aming parokya. Eh kayo ho ba na may masaya sa inyong ginagawa? Ay, masayang-masaya po. At anong mga biyaya ang inyong natatanggap? Tulad nga po niyan, 2 taon na lang at magtatapos na ang aking anak sa pagpapare. Apo. Bagamat bata pa siya, pero sabi ko, kung anong kaloob ng Diyos eh, makakamtan mo yan, sabi ko gano'n. At sinabihan na rin po ako sa diocese na ako'y candidate daw bilang vicariate president ko sa susunod. Ay, hahawak po ako uli ng 15 parokya dito sa San Pedro. Ay, hindi madaling trabaho, pero nakangiti kayo. Apo, masayang-masaya po. Ano, ha? Para si kayo si San Pascual Bailon na nakangiti. Ay, salamat po. Salamat po. Ayayahan niyo po na magtungo naman dito at makiisa sa inyong gawain sa apo, parokya. Apo, bonbon po kami ay may mission projects. Kung kayo'y may kilala mga breast cancer patient, nagbibigay rin po kami ng libreng biopsy, hair lift operation, hydrocephalus, at marami pa pong iba, makapag-ugnayan lamang kayo sa aming opisina at kami siguradong tutugon sa inyo. Yeah. Yung mga sakop na inyong parokya? Kahit po hindi sakop namin, kami po'y open sa ibang lugar din. Abay, napakahusay naman po. Kami talaga yung nag-outreach, Brother Bernard. Napaka... Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Brother, maraming salamat okay. po. Ha? God maraming bless salamat po. At God bless po kayo sa inyong mga gawain. Palapakan natin si Brother Dell. Akalain nyo. Alam nyo, bagay sa kanya yung apelyido niya, no? Anong apelyido na? Oh, hindi ba dakilang gawain yon, Brother Dell, dakila. Oh, di ba? At siya rin po ang dahilan kung bakit kami nakarating dito sa inyong parokya dahil nakipag-ugnayan siya sa amin. At ngayon po ay naririto kami para mag-shoot ng Once Upon a Saint. Pero mga bata, handa na ba kayo sa ating kwento? At nagulat nga si Father Alex Georgievic na meron ng bahay doon sa kanilang lugar na hindi niya maintindihan kung saan ang galing at kung bakit bigla na lang sumulpot doon. Nagawa sa bricks, gawa sa lupa na may mga straw at may iisang pintuan at iisang maliit na bintana
At sabi niya saan galing ito at nung lumapit sila sa altar, may krusipiho at ribulto ng mahal na birhen at nung lumapit sila, ha! Nagulat silang pare-pareho dahil naging matingkad yung amoy ng insenso. Alam niyo ba ang amoy ng insenso? Diba pagka nakakaamoy ka ng insenso, ito ay amoy ng simbahan. Sabi nung pare na matanda, ano kayang ibig sabihin nila? Ay, sandali. Tatawag ako ng makakatulong natin. Gusto kong maintindihan nila. At lumabas sila at humingin ng tulong sa mga nakaaalam. May mga dumating na tao at sinuri yung bahay at nagtataka sila. Yung kalahati ay halos lumapat dun sa kalsada at yung kalahati naman ay nandito sa bahaging ire. Sabi nila, totoo namang wala ito kahapon at wala nung isang araw, pero nung nagising sila, biglang may bahay na. Mga bata at mga nakikinig nanonood sa atin, ito nga po ang totoong kasaysayang ng Santa Casa ng Loreto or the House of Loreto. At pinasuri nila. Sabi ng mga tao, hindi namin maintindihan. Wala kaming makuhang palatandaan kung saan galing yan. Hindi ito taga rito. Hindi taga rito sa Yugoslavia ang bahay na yan. Nasumipot na lang noong March 10, 1291. Kailan lumabas? March 10, 1291. Nakatulog sa yung pare sa kaiisip. At nagsimula siyang managinip. Nagulat na naman siya. Magugulating kasi yung pare. Dahil matanda na. Kaya dumating na naman ang kanya sakristan. Father! Father! Father, ano po nangyayari sa inyo? Mayroon akong napanaginipan. Binigyan ng tubig. Uminom po muna kayo. Father, ano po napanaginipan ninyo? May isang napakagandang babae dumating sa aking panaginip. Sino po yung babae? Hindi ko kakilala. Subalit napakaganda niya. At ang sabi niya, sa bahay na yun siya, isinilang. Father? Sa bahay na yun siya, naglihi. Ha? Sa bahay na yun, lumaki yung bata. At sa bahay na yun, nanirahan silang mag-anak na ang pangalan ng kanyang asawa ay Jose! Sino ang babae na yun? Maria. Sino ang babae na yun? Maria. Si Maria. Sa makatwid, kaninong bahay yung dumating doon sa Dalmatia, Yugoslavia? Kaninong bahay? Bahay ng pamilyang banal, ng Holy Family. Subalit ba ba nung nangyari yun? Eh, ang mga banal na pamilya ay galing sa bayan ng Nazaret, sa Palestina. Papalong naririto ang bahay. Sinong makakasagot? Ikaw masasagot mo? Ikaw Nagtanong siya sa lahat ng naroroon sa Yugoslavia, walang makasagot. Alam ko na, magpapapunta tayo ng tao sa Yugoslavia, ay doon pala sa Palestina. At pag ang bahay ng pamilyang banal ay wala roon, ito ang bahay na banal. Ang Santa Casa. Mga bata, natagpuan nga kaya nila ang katotohanan tungkol sa Santa Casa na ito, na kung tawagin natin ay House of Loreto, at papanong itinawag po ito na House of Loreto. Ang mga kasagutan sa ikatlong bahagi ng totoong buhay at totoong kasaysayan ng Santa Casa ng Loreto dito lamang sa ating palatuntunan. Pero bago tayo tuloy magpaalam, siyempre, iniiwanan po sa inyo mga kataga ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. And pray as a family because the family that prays together
stays together. A world that prayer is a world that peace. Lahat ng yan dito lamang sa One sa Panasay. Yay! At bago tayo magtapos, pakinggan natin ang pagninilay ng ating pari para sa Ebanghelyo sa Linggo. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Good morning, Father Bani Silva po ng Our Lady of Fatima dito po sa Tismore Avenue, Elvinda Village, San Pedro, Laguna. Ngayong June 15, 2014, ang atin po namang ipinagdiriwang ay ang kapiestahan o solemnidad ng Holy Trinity, banal na santatlo. The Father, the Son, the Holy Spirit. Itong kapiyestahang ito po ay nagsasabi, nagpapahayag that God is relationship. Ugnayan, pakikipag-ugnay ang mensahe niya. The Father, the Son, the Spirit is grounded on the beauty, the meaning of love. Pagmamahal ang nag-ugnay, pag-ibig ang nag-ugnay sa tatlong persona sa iisang Diyos. Pagmamahal ang nagbunsod sa God the Father para tayo po ay lalangin, likhain, bigyan ng buhay. God the Son, yung pagmamahal din pong iyon ang naghatid sa Kanya sa krus para ialay ang Kanyang sarili, para tayo po'y magkaroon ng buhay para sa Diyos. Buhay na kapiling ng Diyos. Buhay na kasama ng Diyos. At ngayon nga, nung nakaraang linggo, ang atin pong ipinagdiwang ay ang Pentecost o pagpanaog ng banal na Espiritu. Kaya ito na po yung ating kasama, ito na po yung gabay, at ito na po yung pinaka-kongkretong pagsasabi ng Diyos na kapiling niyo ako, kasama ninyo ako nung ibigay niya sa atin ang banal na Espiritu. It is love that makes the three one. At ang paanyaya rin ay ito, kung tayo po ay hihiwalay sa Diyos dahil lang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal, tayo na po ang nagpaparusa sa ating sarili. Tayo na po ang humahanap ng ating ikapapahamak. Dahil para sa Diyos, umiiral siya, nabubuhay siya sa pagmamahal. Pero kapag nawala na po tayo doon at pinili nating huwag siyang mahalin at hindi tayo lumapit sa Kanya, para bang sinabi na rin natin na mas pipiliin ko ang mamatay o mawala ng buhay dahil ang biyayang ito ng Diyos ang maaari lamang magbigay sa atin ng tunay na buhay, ng kahulugan ng buhay. Ngayong linggong ito po, iku-quote ko si Henry Nguyen, isang sikat, isang kilala na manulat at isang atanyag na theologian ng ating simbahan. Ang sabi niya, "Once I have accepted the truth that I am God's beloved child, unconditionally loved, I can be sent into the world to speak and to act as Jesus did." Can you imagine that? To speak and to act as Jesus did. Alam niyo po ba ang sabi ni Jesus? If we remain in Him, kung mananatili tayo sa Kanya, we can even do greater things than what He did. At ito po yung pangako na hindi magbabago. Ito yung salita niya na pwede nating panghawakan. Dahil nga, para sa Kanya, nagkakaroon lang ng saysay lahat ng ito. Kapag ka in-express, ipinahayag natin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig o pagmamahal. Tandaan niyo po,
ang Diyos na humirang sa atin, ang Diyos na pumili sa atin, walang ibang layunin kung hindi ang tayo'y mahalin. Pero kung tayo po sa ating sarili ang tatanggi, tatalikod, lalayo sa pagmamahal na iyon, ang hinahanap na natin ay ang ating kaparusahan. Gusto niyo bang maranasan ng iba't ibang uri ng pagdurusa? Gusto niyo bang maranasan pang iba't ibang uri ng sakit? Yung bagay na iyon, hindi ninanais ng Diyos. Yung bagay na iyon, ayaw ng Diyos. Pero kapag ka nga lumayo at tumalikod tayo, pasensya na lang, hindi ang Diyos ang may gusto. Ang pumili ay ang tao. Dahil para sa Diyos, nagiging totoo lang siya. Nagiging tunay lang siya sa pangalan, sa pamamaraan at ekspresyon ng tunay na pagmamahal. Uy, sino na nga ba yung nagsabing ang kabataan na pag-asa ng bayan? Nalimutan ko na eh. Pero dahil sa kanila natin iniaasa ang pagbabago at ang pag-unlad sa mga kabataan. Ang kabataan ay produkto din naman ng panahon, ng kulturang ating binubuo ngayon. Kung wala kayong binibigay na halimbawa sa kanila, o prinsipyo, o paggabay, at huwaran, paano natin aasahang may pagbabago silang magagawa bukas? Sa loob ng paaralan, itinuturo ang mga akademikong aralin para mapaghusay ang kakayahan at ang talino. Sabay nito, pinaghuhusay din ang kabutiang loob at kagandahang asal. Nagsisimula ang lahat sa pagbuo ng kultura ng paggalang, pagmamahalan, at pagkakaisa at pagkaalam sa mga katuruan ng simbahan kung saan ang kabataan ay makakakita ng huwaran at kung saan mabubuo ng tunay at ganap ang kanilang pagkatao nang naaayon sa Diyos sa tulong ng mga katekista ng ating parokya. At ang kulturang ito ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tunay na kultura ng panalangin. Sabi nga ni Servant of God, Father Patrick Peyton, "The family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace." Ako po si Father Erick Santos. Hanggang sa susunod na linggo. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, hayaan ninyo ipagdasal muna natin ang mga kapatid nating may sakit. Amang mapagmahal, lambing namin sa iyo. Hayaan mong ang Espiritu Santo'y lumukob at humipo sa mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Sa dakila at mapaghimalang ngalan ni Jesus, hinihingi namin ang kanilang kagalingan. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. Touch them, heal them, bless them. At sa inyong lahat, may the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta na kaya yung mga katikista namin, yung mga nasa Sipam, sila Noemi, nasa Caloocan, si Lita Makpal, yung mga nasa Tondo, sila Bebang, lahat sila. Kumusta na kaya? You've just seen another production of Servant of God, Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, brought to you in cooperation with Studio 23.